Eat, bulaga! Kasama ko nga pala ngayon kayo sa aking work sa Oasis Laser Tattoo Removal. At sa kotse na nga pala ako lagi nag-aayos dahil lagi akong kulang sa time. Kaya ayun, naglagay mo na ako ng Brilliant Sunscreen. At ang gamit ko nga pala ay face powder lang mula sa Japanese. Shusudo ba yan? Ano ba yan, babu? Tapos ayan, yung rose malang malakas na milkshake. Grabe ang ganda itong lip tint na tayo na gusto ko sa kanya yung hanggang ngipin. Kitang-kita niya. Tapos yun nga for the video person, kunyari uminom ng kape. At makalipas nga lamang po ang ilang paalala. Makalipas nga lamang po ang ilang oras ay nandito na tayo sa DHC building. Kami po ay sa 7th floor, 703 sa Oasis Laser Tattoo Removal Gizzy Branch. At babay nga muna dahil ako'y maglilinis muna. Pagkatapos ko nga pong maglinis ay kumain muna ako dahil inabutan ako ng gutom. At alam niyo mga mahirap po magtrabaho ng gutom. Kaya kayo dyan, dapat lagi kayong kumakain bago mag-work. Time-lapse challenge. At dumating na nga ang aking first client, si King Badger. So ayun na nga, si sir ay nagpapa-remove siya dahil nag-a-apply po siya sa Coast Guard. Ay training na pala siya at unfortunately, bawal po ang may tattoo daw doon. So kaya kailangan niya muna talaga itong iparemove. Bago nga po kami mag-start, kailangan ko muna siyang babala ng anesthesia para naman babawasan ang mararamdaman niya sakit later. Tinimer ko na nga ang pagbabad ng anesthesia at habang hinihintay ko na mag-type, ay igagaya ko muna ang record ng aking mga clients na paparating. So si sir ay pang fifth session niya na at nag-avail siya ng 4+1 package. So ngayon ni ay gagamitin niya na ang kanyang free. Itong 4+1 package kasi ay pag binayaran mo yung pang 4 sessions, magkakaroon ka ng 1 free, o diba? Kaya sa mga magpapapuradyaan, huwag kayong mahiyang magtanong, PM niyo lang ako. At dumating na nga din si ma'am ngayon ay pang second session niya. Bago ko mag-start ay bababaran ko na si ma'am ng anesthesia para habang may ginagawa ako ay agad-agad ko naman na siyang ma-laser mamaya pagkatapos namin ni King Badger, o diba? Si ma'am nga pala ayaw niya magpakita ng face kaya request niya na i-blur na lang. At eto na nga, magsisimula na ako. Syempre kailangan muna natin i-open ang laser machine. Welcome! Eto nga pala yung tattoo niya ngayon. Ito ay resulta ng 4 sessions. At eto naman yung picture ng tattoo niya bago kami mag-start talaga, o diba? Medyo malaki-laki na din naman yung pinagbago niya. Ayan, for the focus po muna ang person sa pagla-laser, lumalabas na nga, ting, 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 ting. Ayan, kung makikita nyo, hindi ako nakasalamin na pang laser, diba? Kasi kaya pa naman ng mata ko yung pang color black. Pero si client, kailangan lagi nakakover yung eyes nila, kailangan po kasi yon. So ayun na nga, ang gamit ko na nga ngayon ay pang colored kasi yung tattoo ni sir ay may halong color red at color black. Kaya kanina, inuna ko nilang muna yung color black. At kung mapapansin nyo, nakasalamin na din ako kasi hindi ko talaga kayang titigan to nang nakafocus. Sobrang sakit sa mata nito, mga guy. Kapit na din ako matapos at sisirelax lang kasi hindi na daw siya ganun kasakit. Ito nga pala yung itsura niya right after laser. Ito ay nag-frosting mga 10 to 15 minutes ay mawawala din po yan. Ganyan po talaga ang initial reaction pagkatapos niya i-laser. Pero hindi ibig sabihin ay burado na po siya. After ko nga i-cover yung laser ni sir ay umalis na po siya. Thank you po. At sisimulan ko ng laser ang tattoo ni ma'am. Hindi ko na nga po sasabihin ng reason kung bakit nagpapabura si ma'am dahil nga po ay nirequest niya na i-blurred ang kanyang face at ang dahilan kung bakit siya nagpaparemove. Ito nga pala yung result ng first session namin at ito naman yung before ni ma'am bago kami mag-start ng laser. Usually 3 to 4 weeks ang interval ng laser pero minsan nire-recommend ko na after 5 to 6 weeks din i-laser. So yung kay ma'am ay after 5 weeks tsaka ulit kami nag-laser para mas maganda po siya na i-laser, mas malinis na po, mas maiwasan natin yung scarring at tsaka yung peklat. Papakita ko po sa inyo kung ano yung nangyayari pagka nadadaanan siya ng laser. Isa po kasi yung misconception pag napanood yung video, akala nila itong nangyayari na to is nabubura na agad ng tattoo, which is wrong po. Ito po ay initial reaction lang na bumabalik din ang kulay ng tattoo after mga 10 to 15 minutes. Makikita niyo po yung resulta, syempre, pag nagbalat na yung tattoo po natin. Sa mga gusto nga palang magpapura ng tattoo, mayroon akong pa-surprise sa inyo. Makakakuha kayo ng discount kapag naipakita nyo sa akin ang tamang code sa video na ito. Panoorin mo lang hanggang dulo ang video na to para malaman mo ang mechanics kung paano makakuha ng discount. Bye-bye, ma'am! At ayun na nga po si mama ating last client for today's video. Napakaganda po ni ma'am. Ito na nga po pala yung tattoo ni ma'am ngayon after 7 sessions. At ito naman yung before niya bago ko siya i-laser. Kung makikita nyo po, halos wala na yung color black. At ang natitira na nga lang ay yung mga colored kasi napakahirap po talaga mabura ng colored. So ayun na nga po, pamaya-maya lamang. Itapos na kami. Maraming salamat po sa inyo sa mga nagpa-laser at sa panonood. Maraming salamat, ma'am, dahil binigyan mo pa ako ng tip. Yay! Thank you po sa mga nanood. Sa susunod ulit ng mga before and after at reason kung ba't sila nagpaparemove, ipapakita ko sa inyo. Don't forget to follow. Bye!